Unang Kronika. Ang gawain ng mga Levita. Ikadalawamput tatlong kabanata. Nang matandang-matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Ipinatipon niya ang lahat ng pinuno ng Israel, pati ang mga pari at mga Levita. Binilang ang mga Levita na nasa edad 30 pataas, at ang bilang nila ay 38,000. Sinabi ni David, ang 24,000 sa kanila ay mamamahala ng mga gawain sa templo ng Panginoon. Ang 6,000 ay maglilingkod bilang mga opisyal at mga hukom. Ang 4,000 ay maglilingkod bilang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo. At ang 4,000 ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga instrumentong ipinagawa ko para sa gawaing ito. Hinati ni David sa 3 grupo ang mga Levita ayon sa mga pamilya ng mga anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga angkan ni Gershon. Ang mga anak ni Gershon ay sina Ladan at Shimei. Tatlo ang anak ni Ladan. Si Jehiel ang pinakapinuno ng kanilang pamilya, si Zetam at si Joel. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya ni Ladan. Si Shimei ay may 3 anak na lalaki na sina Shelomot, Haziel at Haran. Nagkaroon pa ng 4 na anak na lalaki si Shimei. Ang pinakapinuno ng kanilang pamilya ay si Jahat. Ang pangalawa ay si Zina. At sumunod sina Jeush at Beria. Kakaunti lang ang mga anak ni Jeush at Beria, kaya binilang sila na isang pamilya lang. Ang mga angkan ni Kohat. Si Kohat ay may 4 na anak na lalaki na sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak na lalaki ni Amram ay sina Aaron at Moises. Ibinukod si Aaron at ang kanyang mga angkan para sa pagtatalaga ng mga pinakabanal na bagay, sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, at sa pagbabasbas sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Ito ang magiging tungkulin nila magpakailanman. Ang mga anak na lalaki ni Moises na lingkod ng Diyos ay kabilang sa mga Levita. Ang mga anak niyang lalaki ay sina Gershom at Eliezer. Ang isa sa mga anak na lalaki ni Gershom ay si Shebuel na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Eliezer ay may kaisa-isang anak na lalaki, si Rehabiah, na pinakapinuno rin ng kanilang pamilya. Marami ang mga angkan ni Rehabiah. Ang isa sa mga anak na lalaki ni Izar ay si Shelomit, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay si Nigeria, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Amariah ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jekameyam ang ikaapat. Ang mga anak na lalaki ni Uziel ay sina Mikas na pinakapinuno ng kanilang pamilya at Isya ang pangalawa. Ang mga angkan ni Merari. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga anak na lalaki ni Mali ay sina Eleazar at Kish. Namatay si Eleazar na walang anak na lalaki, kundi puro babae. Sila'y napangasawa ng kanilang mga pinsan na mga anak ni Kish. Si Mushi ay may 3 anak na lalaki na sina Mali, Eder at Jeremoth. Sila ang lahi ni Levi ayon sa mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nakatala ang kani-kanilang mga pangalan. Ang bawat isa sa kanila ay dapat nasa edad na 20 pataas para makapaglingkod sa templo ng Panginoon. Sinabi ni David, binigyan tayo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng kapayapaan at maninirahan siya sa Jerusalem magpakailanman. Hindi na kailangang dalhin ng mga Levita ang tolda at ang mga kagamitan nito. Ayon sa huling utos ni David, ang lahat ng Levita na nasa edad 20 pataas ay itinala para maglingkod. Ang tungkulin ng mga Levita ay ang pagtulong sa mga pari na mga angkan ni Aaron sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Sila ang mga ngalaga ng bakura ng templo at ng mga kwarto sa gilid nito. Sila rin ang tutulong sa mga seremonya ng paglilinis at ng iba pang gawain sa templo ng Diyos.
sila rin ang pinagkatiwalaan sa banal na tinapay na inilalagay sa mesa, sa harina para sa mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon, sa tinapay na walang pampaalsa, at sa iba pang niluluto at minamasa. Sila rin ang pinagkatiwalaan sa pagtitimbang at sa pagtatakal ng lahat ng handog. Tungkulin din nila ang tumayo tuwing umaga at gabi sa templo para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Tutulong din sila sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa Panginoon tuwing araw ng pamamahinga, tuwing pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista. May mga sinusunod silang tuntunin kung ilang mga levita ang gagawa ng gawaing ito at kung paano nila ito gagawin. Kaya ginawa ng mga levita ang tungkulin nilang alagaan ang toldang tipanan at ang banal na lugar at sa pagtulong sa mga kamag-anak nilang pari na mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa templo ng Panginoon.